Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. R.I.T. Riding in Tandem. R.I.T. With me, RM. At sa episode na to, ilo-long-term review natin. Ito, ang Imus Metro Micro-Electric Vehicle. 3 years old na itong micro-electric vehicle namin. Nabili namin to sa Imus Metro along Aguinaldo Highway. So ito, binili namin to ha, hindi to sponsored. Sa mga hindi pa nakakapanood ng video namin ito, maglalagay na lang ako ng link dito sa ibabaw. Pero iikutan ko na rin para makita nyo ngayon to. Simulan na natin dito sa unahan. So meron siyang windshield, meron siyang wiper, may bubong, merong mga side mirrors, may basket sa unahan para may lalagyan ka ng mga gamit. Sa ilalim niyan, meron din tong LED na ilaw. Imagine that. Naka-LED na ilaw to ha. Yung mas sa kanya, baka naka-halogen pa. Sa sides naman, makikita nyo, ang laki ng aircon, di ba? Bukas kasi lahat. So may air conditioning siya buong gilid. At makikita nyo rin, apat yung gulong niya. Tapos meron na kami ditong upgrade. So ito yung upgrade namin. Nagpagawa kami sa pagawaan ng jeep ng Trapal. So ito, pag binaba mo to, sagad yan hanggang dito. Kaya pag umuulan sa labas, wala kang problema. May konting ambon lang dito kasi merong hati kasi dito eh. So may konting tubig na tumutulo dyan. Sorry, ganun talaga. Sa likod naman may Trapal din to, pero kita mo pa rin yung likod kasi clear yung gitna. Tapos meron din tong taillights LED, tsaka meron din tong brake lights. Ang makina nga pala nito nandito sa ilalim. Madali lang din gamitin tong e-bike kasi ito lang yung throttle niya, nasa right side. Tapos makikita nyo naman D tsaka R, ibig sabihin ng drive at tsaka reverse. Di susi lang siya, ilalagay mo yung susi. Ay, speaking of susi, pakita ko muna sa inyo. Unlock muna natin. Panis, may alarm din to. Meron siyang unlock, pang-lock, tsaka meron siyang alarm kung gusto mong mag-ingay. So, isususi mo lang siya, ilalagay mo lang yung susi mo sa susian. Yun. Pag nakita mong umaandar na yung instrument cluster, may ilaw na, okay na yun. So, ang gagawin mo lang, tatanggalin mo yung handbrake, pero ang handbrake niya, ito lang. So, pepress mo, tapos angat, yun. Yun na yung handbrake niya. Tapos sa right side naman, throttle. Tsaka kung mapapansin nyo, ang preno nito, hydraulic na. So ito siya, dito nilalagay. Nakalagay dito, use .3 or .4 na brake fluids. Kaya tamang-tama dyan yung Presto natin kasi meron silang pang .3 or .4. Actually, pwede namang magpalit-palit yung .3 tsaka .4 eh. Huwag lang yung .5 kasi ibang klase na yun, no? So ang pinagkaiba lang nun, yung .3 tsaka .4, mas mataas yung boiling point nung .4. So ibig sabihin nun, kahit ginagamit mo siya, umiinit na, wala siyang brake feed. So, yun yung kinaganda sa .4. So, yun, gamitin nyo na lang, Prestone. Gamit na namin yan ng buong pamilya. Hashtag, protect it, Prestone it. Hashtag, tiwalang Prestone. Ang bilis nga pala nito, meron ding pilian. So, pwede siyang low speed or pwede rin siyang high speed. Maliban dun, meron din tong switch ng ilaw, signal lights, at meron din tong busina. Meron ding mga amenities dito, kagaya nito. Meron siyang lalagyan ng cellphone. O, di ba? Pwede kang maglagay ng wallet mo, may mga lalagyan. Sa ilalim nito, nandun yung baterya. Dito naman sa second row seat, so pang dalawang tao to. Meron siyang lalagyan, so pag nag-grocery ka, pwede mong ilagay yung mga gamit mo dito. At dahil long-term review to, syempre hindi mawawala yung mga sira. So, simulan natin sa unahan. Dito sa unahan, meron kaming sira, aka upgrade na ginawa. So, ito. Naka-tornilyo na lang siya kasi nawala nga yung tornilyo dito. Meron din siyang konting mga kalawang, meron mga konting nag-chip off na paint. Pero generally, okay pa rin kasi gumagana pa rin naman yung electrical, gumagana yung wiper. So yun, tapos itong mga side mirrors nga pala, no? Yung isa dyan basag. So yun. Dito naman sa loob, ang nasira dito. So ito, yung throttle niya at saka itong preno. So twice na siyang nasira sa 3 taon. Pero yung unang beses na nasira, 1 year kasi yung warranty nila. So, magandang kausap yung Imus Metro. Pinuntahan naman nila agad dito, tapos free yung pag-ayos. Pero nung sumunod na nasira naman, actually ngayon lang naman nasira ulit eh. May bayad na, pero kasama yung prenong humina, tsaka yung throttle, yun lang naman yung nasira, pinalitan nila. So, gumastos lang kami ng mga 1,000 pesos kasama na yung parts tsaka yung labor. Tapos, home service pa yun, ha? Sila yung nagpunta dito. So, no problem kami sa service. Actually, nung binili nga namin to, sa totoo lang, akala ko nga, hindi to tatagal. Kasi sabi ko, ano ba yan? Philippine assembled naman. Pero yung mga parts kasi, may mga parts ng China. Pero after 3 years naman, okay pa rin. Ang napansin lang namin dito sa micro-electric vehicle na to, yung battery. So, after 3 years nga na ginagamit, medyo
humina na siya, pero nagagamit pa rin namin. Hindi naman kami araw-araw na nag-charge. So, mga kinabukasan, mag-charge o sa isang araw pa kami mag-charge. Depende sa gamit. Siyempre, hindi naman makukumpleto ang review natin kung wala tayong test drive, di ba? Ano, let's go? Let's go! What are we going to do? Maganda kasi ito dito sa amin kasi pang ikot-ikot lang ng subdivision, bibili ka sa tindahan, or meron din kasing mga bilihan dito sa loob ng subdivision namin ng mga kagayan, milk tea, meron niyang nagtatahi dito sa loob namin, so kumpleto dito, pagkain, meron. Kaya pwedeng-pwede ito dito. Kung may mga ganito kayong pagkakataon, yun, maganda to. At saka ang kinaganda rin kasi, kunwari may pupuntahan ka tapos wala kang maparadahan, ito kasi maliit lang, pwedeng-pwede mo iparada kahit saan. Isa pang maganda dito, ayan, nakakapaglibot kami, o, di ba? Are you enjoying? Yeah. Ang tatandaan nyo lang, kasi kagaya sa mga e-bike na ganito, wala talaga tong suspension. Kaya medyo, kita nyo, sementado naman yung kalsada, pero medyo tumatalbog-talbog tayo. Pero okay lang yon. Tapos yung speed nito, ano, actually, umaabot na ako ng 40 eh. So, hindi ako, unless pababa yung kalsada, umaabot ako ng mga 42 kilometers per hour, ganun. Pero ano talaga siya, hindi siya pang mabilisan. Tapos, ang isang disadvantage na napansin ko nga pala dito, pagka mataas na sobrang paahon, medyo ano, hirap siya. Tsaka pagka talagang sobrang taas, hindi siya makakaapit. Tapos kagaya nito, ito nga maganda, kumukulog-kulog pa. So kahit umulan, safe ka dito. Yan, o natin yung ilaw, ha? Kita nyo, may ilaw, di ba? Meron din tong brake lights, tsaka tail lights. Dati, ginagamit namin to panghatid sa Duque, kas, sa school. Pero, simula kasi nung nagka-pandemic, ayun, wala nang klase. Kaya medyo hindi na siya nagagamit ng sobrang dalas. Naliligaw yata ako sa sarili namin subdivision. Yan, tama nga ang daan namin. So, nandito na yung milk tea, nandiyan sa banda dyan. Maraming maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Oh, next video na! Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para malaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. RIT, riding in tandem, RIT, riding in tandem, RIT, riding in tandem, siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine, RIT, riding in tandem, RIT.